Today is March 14, 2024. May plano akong gawin. Ito ang portrait ng papa ko. Balak ko sana irigalo ito sa kanyang birthday. Kaso, meron na lang akong 8 days para tapusin ito. So inuna ko muna gumawa ng script para may guide ako kung ano yung isushoot ko. Simulan na natin sa paggawa ng canvas panel. 18 by 24 inches ang size ng ating plywood. At ang canvas na ginamit ko dito is 4mm yung thickness. Gusto ko yung canvas na ito dahil medyo makapal siya at nabili ko ito sa theoilpaintstore.com. Kaya, simulan nating itak ito sa ating panel. So, tapos na nating ma-attach yung canvas natin. Kaya simulan na nating i-prime. Yung gamit ko dito na pang-prime is Boysen Flat Latex White. And then, sinasapawan ko siya ng semi-gloss para hindi siya ganong matte. So that's it for today. Kaya tingnan natin bukas kung makaka-paint tayo. Today is March 15, 3:50 a.m. Kumalaka tayo ngayon. So hopefully magagawa tayo pag-uwi natin. A few moments later. Yun ang mga master. So wala tayong magagawa this day kasi may lakad tayo kanina. Tomorrow lang tayo mag-sketch. Okay? Tomorrow. Today simulan natin mag-sketch. Yung gamit ko sa pag-grid lines ay HB. Staedtler yung brand. Mars Lomograph. At ang gamit ko sa pag-sketch ay 2B. Nung nag-sketch ako, napansin ko agad na medyo may mali. So, may mali nga. Kaya, inulit ko. Gusto ko sanang mag-freehand, kaso, naghahabol ako sa oras. At gusto kong maging close talaga sa reference yung painting ko. Siyempre, gusto ko din talaga kuha yung kuha ng papa ko. At ibigay yung best ko. Nilalagyan ko rin siya ng mga pakunting shading para may guide ako pag nag-undertone ako. At madali na lang din pag nag-start na akong mag-painting. So break muna tayo guys kasi meron tayong gagawin na product photoshoot. Kaya stop muna tayo sa pag-painting. So yun na nga guys, tapos na tayo mag-product photoshoot. Simulan natin ulit. So bago ako matulog, i-tone ko muna itong canvas natin para bukas simulan na tayo agad mag-paint. Let's go! What's up mga master? So today ay tuyo na ang ating undertone na nilagay kagabi. Kaya i-introduce ko muna kayo sa mga gamit ko na colors. So yung ginamit ko dito ng mga colors ay Ivory Black, Burnt Amber, Burnt Sienna, Crimson Lake, Vermilion, Cadmium Red Medium U, Yellow Ochre, at Titanium White. Kaya simulan na natin mag-paint sa ating first layer. So sa first layer, inuna ko muna yung mga darker parts. Then next yung mga midtones and then highlights. Bali, ang goal ko lang sa first layer ay mapuno yung canvas sa mga partial colors niya. At yung gamit ko ng mga brush dito ay mga bristle filberts ng Holbein. Today is day 5 at simulan na natin ang second layer. So basically, tuyo na yung first layer na ginawa ko kahapon, kaya pwede na natin siyang sapawan ngayon. Sa layer na ito, sinisigurado ko na
na tama ang mga colors at values niya. Nag-a-add na din ako ng mga details. Inuuna ko yung sa may shadow side, tapos papunta sa mga maliliwanag na parts. Yung mga gamit ko na brush dito ay mas maliliit kumpara kahapon. Gumamit ako dito ng Eclipse Long Filbert at Ivory Pointed Round from Rosemary & Co. Gusto ko talaga yung mga brush nila kasi napakagandang gamitin at matibay talaga. So that's it for today guys. So, yan yung natapos natin ngayong araw. And yung natapos natin ni sa may mata na part, sa may ilong, sa may bibig, and then dito banda. Bukas, hopefully matapos natin yung sa upper part, sa tenga, then sa may leeg niya. And hopefully by 21 matapos na natin ito. So day 6 na tayo mga master. Nag-a-add na ako dito ng mga remaining details na mukha at mga kakunting wrinkles. As you can see, dahan-dahan lang talaga ako nagpipaint at parang hindi ko matatapos on time. Kaya nagtawag na lang ako ng backup. Sa araw na ito, sobrang focus ko na dito. Konti lang yung na video ko. Kaya proceed na lang tayo sa day 7. Kulang ko na lang sa painting ay ang damit, background at mga fine details. Yung gamit ko na brush dito sa damit ay ivory flat. Gusto ko kasi smooth siya tingnan. Pinadark ko din yung mga corners lalo na sa may bandang ibaba para mas maganda siya tingnan yung subject at mas lalong lilitaw ito. Sa background naman, yung gamit ko lang dito ay palette knife para flat lang siya tingnan at hindi nakaka-distract. That's it mga master for this day, March 20. And bukas mag-retouch na lang tayo, then ibigay natin sa papa ko and i-frame din natin. Today is the day. Mamaya na natin ibigay yung painting at sakto lang tayo sa oras. Nag-a-add na lang ako dito ng mga fine details. Hindi ko talaga inakala na matatapos ko ito on time. Excited na akong ibigay itong painting kaya i-frame na natin ito. Tapos na ma-frame at sakto lang sa dinner time, dinala ko yung painting sa isang resort malapit sa amin. Kasi sabi ng kapatid ko, doon daw kami kakain. Nilagay ko muna yung painting sa may cashier para hindi makita ng papa ko. Akala ko ako lang yung kukuha sa painting. Kaya nagulat lang ako nung lumapit yung mga staff. Dinala nila yung painting at kinantahan nila yung papa ko. Ikaw na? Ikaw na? Itapa na? Mabang na? Ha?